Tabo or tissue? Alin nga ba ang mas safe sa dalawang ito? Dahil ngayon, sobrang nagpapanik ang mga tao, lalo na sa ibang bansa dahil sa coronavirus. So, nagkaubusan na daw po ng mga tissue or kung mga pagkain na dapat i-stock na dahil kung sakasakali na mag-lockdown na yung, for example, country ng Canada or US, may mga stocks na sila. So, dito sa atin sa Davao, so far, wala pa namang balita na nagpapanik dahil meron naman tayong tawag nito, alternative na tinatawag. So, pwede kayong, pag wala na talagang paninda na mga tissue, meron naman, ito naman o, pwede itong gamitin natin tapo. Hugasan na lang natin itong puwet natin. Mas safe pa. So, guys, this is Shasha Moral and welcome to my channel. Please comment down below kung alin ang mas gusto ninyo, tabo or tissue. Sa unang panahon, pag-usapan natin yung mga naunang panahon, hindi pa naman din uso yung ano ha, hindi pa uso ang tissue. Maliban na lang, syempre, sa ibang bansa. Pero dito sa atin, for example, sa amin, dito sa probinsya, nung bata pa ako, wala kaming toilet. Realidad ito ha, pag-usapan natin, talagang totoo. Naranasan ko, wala kaming CR. May bahay kami, of course. Ang ginagawa namin noon, mga kabataan namin, pupunta kami sa yung mga may mga puno sa likod ng bahay, doon kami nagpupupo. Excuse me, doon sa kumakain. Doon kami nagpupupo, kaharap kami ng, alam nyo ba yung tawag noon? Ano ng niyog? Yung pinagbalatan ng niyog kung sa Bisaya pa, bunot. Yun ang inaano namin sa Vietnam. Or, yung mga dahon na laya. Hindi to joke, as in, naranasan ko and proud din ako na ang mga yun ay na-experience ko. Then, so ngayon, may pa-tissue-tissue na tayo. Kaya, minsan pag naubusan ako ng tissue, of course, ito talaga, tabo. Safe na nahugasan mo ng husto yung puwet mo, wala pang ano. Diba ito, hindi naman talaga... Honestly speaking, ang tissue may mga side effect din to dahil papel, recycle, mga ganyan-ganyan. So, pag ito ang inaano natin sa puwet natin, may mga naiiwan pa yun doon. Ibang-iba pa rin talaga ang nahugasan mo ng gusto tubig. Tapos ito, tabo ginagawa. Kung wala kayong ganito na pang-ano sa puwet, syempre, tabo na lang. Tabo or ito. Pwede. Hindi na kailangan yung tissue. Kung may mga bisita na medyo maselan, syempre, bibigyan natin ng tissue. Then, kung ako, mag-ano na lang ako ito, gagamitin ko or tabo. Pag walang kuryente, tas may tubig naman, may maliit na baldi, tas ito, tabo ang gagamitin, hugasan ng puwet. So, okay, walang problema. So, dito sa amin, so far, hindi pa naman, wala pang panic buying na nangyayari. Maliban na lang sa ibang bansa. Yun, mga alcohol, tissue, pagkain ng mga Pilipino, of course, mga bigas, ganyan. Sa amin dito, sa Samal, Davao del Norte, okay pa naman. So, ano na lang, ito lang po ang aking maipapayo. Kung wala na pong tissue, walang tissue sa inyo, wala na kayong magbili ng tissue, bili na lang kayong tabo, maliit na balde, tapos hugasan nyo na lang, diretso puwet nyo ng sabon, mas malinis pa, at saka mas safe pa. Kung wala kayong ganito, pa siya maliit na ano para sa puwet, talagang tabo. Mag-end tayo sa tabo. Wag na dito,
ito na lang. So, thank you for watching. This is Shasha Moral. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. Shasha Moral. Bye-bye.